Hello po, magandang araw. Ngayon po ay May 25, 2023 and sisilipin po natin ang ating greenhouse, no? So, itong nakikita nyo po, yan. Ito po ay Olmetti lettuce and 3 days na po ito simula nung na-transplant po natin. Ayan. Kita nyo ba? Medyo madilim eh. Parang makulimlim. 3:30 ngayon ng hapon. 3:30 pero makulimlim. Okay, sleepin natin ang ugat niya. Ha? Ayan, kita nyo. Ayan ang ugat nito. 3D simula nung na-transplant natin. Bale, 7 kahon po yun. Ayan. Rainwater po itong tubig nito. Ayan ang ating mga Olmetti 3 days after transplant. So, lahat ay titingnan natin, ha? Ayan, ang gaganda ko. I-focus ko lang. Focus. Yung ilong ko, kitang-kita nyo. Okay. Then, silipin po natin itong aking mga punla. Ayan. Ito yung ililipat ko sa mga bakanting kahon. Ito pong ating punla ay 10 days po simula nung tayo ay nagpunla. Ano? Okay, 10 days. Ang true leaf niya na ay 3 kasama yung isang yung nasa gitna o maliit. Yan. Yung dalawang unang dahon, actually hindi siya dahon, kutili doon yun. Hindi ko yung sinasama sa bilang. So, 3 lang yung true leaf. Ayan. Ayan. Magaganda. Silipin din po natin ang roots niya, ha. Random lang ako pumili. Hindi ko naman to. Ayan. Ayan. Ay, ako yung bumagsak. Haps. Yan ang itsura ng 10 days na seedlings. And, ito naman yung mga Olmetti lettuce natin. Wait lang, ha. Labas muna ako. Hindi ako makaikot dito sa greenhouse ko. Yan, oh. Sandang ka lang kasi. Naka-side view ako dyan. Okay. So, itong ating mga Olmetti, 23 days na to. And kung mapapansin nyo, maliliit. Dahil, nung punla po kasi ito, pag umaalis kasi ako, nililipat ko ng pwesto. Like, pag Sunday, inaalis ko yan sa greenhouse kasi baka mababad sa init. Yung punla, ha? At baka masira siya. Kaso, iba na pala yung location ng araw ngayon, no? Yung pinaglalagyan ko kasi dati, hindi naman nasisikatan direkta ng araw. And nagulat ako, na didirektahan pala siya ng araw. So, ang nangyari dun sa mga punla ko ay punla pa lang siya pero parang nag-root rot konti. Then, konti lang yung dahon. Dati kasi kapag magta-transplant ako, yung true leaf niya ay 5 piraso na. Ngayon, 4 na piraso yung true leaf niya. And, yun nga, naapektuhan siya ng sobrang init. So, ayun, fault ko na naman. Kaya ganito sila. And yan, kaya tinuloy ko lang ang lipat kasi sayang naman. And yan, bansot, 23 days. Dapat malalaki na to. Dapat nga, oh, halos wala ng space. Kaso ayun, oh, ang luluwag. So, itutuloy ko na lang and pasosobrahan ko to sa araw. 35 days after transplant ko ito, i-harvest. So, ngayon pa 23 days. So, meron pa akong 8 days. Tama ba? Oh, hindi pala. Sorry, mali yung bilang ko. Meron pa akong 12 days para palakihin sila, no? Itong isa, hindi ko alam kung ano to. Pero kasama siya sa, ano eh, Olmetti seeds. Baka naligaw. Ayan. So, ito yung update natin sa ating greenhouse.
Ang gamit po nating tubig dito sa lahat ng nakatanim ngayon ay rainwater, and yung nutrient solution po na gamit ko ay Master Blend, yung tomato formula, and naglalagay din po ako ng iron. So, kung may mga tanong po kayo kung ano yung tamang pag-aalaga or paano magtanim ng mga lettuce, no? Pwede ko naman po sagutin yan, ilagay nyo lang po sa comment section. And kung may mga nalilito kayo, baka naman kaya nating sagutin, no? So, usually naman yung mga post ko po sa aking vlog is mga experience ko po yan, no? So, ngayon lang naman din ako naka-experience na mabansot ng ganito yung olmeti ko. Bale, magiging pa dalawang harvest ko itong nabansot sila. Dahil ngayon nga sa sobrang init ng panahon, and may fault din ako na minsan na kaligtaan kong alisin sa initan. Sobrang init kasi ng panahon. So, ayun. Huwag lang natin pabayaan habang seedling pala sila. Palang sila, huwag po natin papabayaan na madirect sa araw, no? Na sobrang tagal. Kasi hindi po nila yan kakayanin. Ang mangyayari po, mag-root rot, mag-weak yung seedling natin, and lalaki man sila, pero bansot. Okay? So, salamat po sa panonood. Pa-subscribe na lang po sa ating channel, and pa-follow na rin po sa ating FB page, Hydroponics with Hazel, and sa ating din po TikTok, Hydroponics with Hazel. Thank you po, and God bless. Bye-bye.